our Axis and Xberg securing the second turtle, pero hindi pa yata tapos ang laban ng Bugbugan. Tinamaan na naman sakit. Here comes the last insanity. Will connect as well. Pero hindi yan makakapatay. The damage won't be enough. Pero yung flame shot hindi ito tama as well. Mang Shinwa. Ito yung pagkakataon ng mga members ng Team Outlaw na makapatay ng mga members o ma-push tong top lane. Pero the last group up as na. Pero the talon coming from Guinevere. Lauren securing that kill. LexCorp mamamatay doon. No, it's a 1-4 na ng palitan natin doon. Pero si Kagura, the rate po ang palitan ng pinasukan. Liga, Dudong. Pero ito na. The last insanity will connect. Pero mukha na basag na si Green, mamamatay na. Pero that's a 2-man down, palitan nun 2-for-1, pero Blazing Duet inasok na, pero that's a Lawrence shutdown killing spree coming from Ming Shin C at anak ni Henry C coming from that double kill, at ayun na 3-for-3 ang palitan natin dun, partner. Dito, ginagawa lahat ng kaya niya para patunayang siya ang tagapagmana ni Kuyo Henry C and Albert trying to stop this floor, pero uy, ang sakit naman kasi talaga. Yung basic damage niya, nangangagat na, pinasok pa, uy, namatay pa, pero yung Kupra medyo nagbabiyata doon, umigil ang kanyang mundo, pinasok niya pa ng mas malalim, pero yung X-Boy, may kiraga armor, anong yung armor? Tignan agad tayo. So, again, I would like to thank the following persons and this event. This is M-League Director Scott Powered, DTI Laguna, and this event will not be possible without DTI Secretary Mon Lopez, TI4A Calabarzon Regional Director Marilu Q. Toledo, DTI Laguna Provincial Director Clark S. Nebrao, DTI Laguna Business Development Chief Marcelina B. Alcantara, City of Santa Rosa Mayor Honorable Arlene B. Arcelias, DTI Negosyo Center Bay Boss Ben Sertada, Negosyo Center Trade and Industry Among Development Analyst Tia Cortezano, and of course our bosses Sir Mick Otitko and Sir Zach Campanel, and of course Direct M, Kuya Mox Gaming, the production, and the gang 1TP casters and moderators. Maraming salamat po. So, eto na. Without agad ang Selena, Eve, Alice, and Ling. So, ang mga meta heroes kung titingnan natin. And as well as may mga na-open. Tilda and picked by Team Outlaw, and Lunox and Johan. It's been picked by the side of Twisted Mind. So, when it comes to pick off, nagsama tong dalawa to. If ever post 4 ang ating Lunox, masakit yan. Titingnan nyo, ejected ng Johan, tapos rat-ratin ng Chaos Bolts na kuyari. Tap kung yatap agad, pero the Benedetta is still open. Natin lahat ng kayang gawin ng isang Benedetta. The dashes, rotation, napakabilis lang noon para sa kanya. And look at this. God, naku, ang daming mobility heroes. Kumbaga, pibilis na sila on their own. Samahan mo pa ng isang Tilda with the guiding wind. Naku naman talaga, medyo ano yata ah. Medyo dito, ang bilis ay nasa side ng ating Team Outlaw. Pero ang sagot naman, Kufra. Your team talagang counter, direct counter against those dashes is this Kufra, yung bouncing ball. Hindi makakatagos dyan ang isa nating Benedetta unless gamitin niya ang kanyang eye for an eye. So, Banda Chu, Twisted Minds dito ay kuha ng isang marksman panel. Tinanggal nila yung Chu. So, kumbaga, ineliminate nila yung posibilidad na merong isipa o merong uwa agad ng mabilisan doon sa kanilang core, and a Guinevere has been picked, and tagal ko nang hindi nakikita ang isang Carmilla sa mga games, even sa ranked games, so hindi ko na siya masyadong nakikita, and okay, so Sagura has been locked on as well as Harley. So this is a good lane Claude at XP lane Benedetta, post 5 Matilia, post 4 Kagura, and the panel are Harley. So oh, mobility, kung mobility talaga ang labanan. Pero speaking of mobility, X-Borg Core coming out from Twisted Minds. Nako, medyo mainit na issue to ating mga ranked games. Nakakakita tayo perhaps ng mga ganito. Kayo, nakakita din kayo. Kasi kami, minsan ginagamit din namin yan sa mga M-League casters pag naglalaro kami. So, eto na. Sa ating loading screen para sa blue
side, Team Outlaw, Scorp as Matilda, Boom Shambles as Benedetta, Ming Shin C as Claude, Drain as Kagura, Jay as Harley. Samantala sa kabila, Twisted Minds, Albert as Johed, Ituwo as Lunox, Axis as Xborg, Mangkefweng as Kufra, and Lawrence as Winibir. So, eto na mga kaibigan. And bago tayo mag-proceed, nako, tingin tayo sa mga comment section. Ayan, nako. GL, Sir JF Robles, sabi ni Jan Nebres, nako. Sino ba si Sir JF dito, mga kaibigan? And welcome sa ating Land of Dawn. This is the Celestial Palace itself. Hindi ba baka na makikita natin ang game 1 ating third series for today. This is Team Outlaw versus Twisted Minds. Nag-red start ang ating Harley, no? Kasabay. Yung Xboard din nag-red start, pero yung Johed, nako, mukhang may pinaplanong masama to. Hindi naman. Hindi naman niya planong. Oh, this is a side lane. Johed pala. I'm sorry. Oh. So rin sana niya kunin yung red buff, pero hindi niya na tinuloy. Eh, hindi niyang gawin yun eh. Kumbaga mabilis niya makukuha yun. And the Matilda dito, medyo malalim na. Ang ginugulo-gulo lang. Uy! Okay, let's eto go! Eto na! Gaming in the house again, the mga kaibigan. Eto na, the man, the backup. So eto na, Quiz Tupas. Let's go! Eto lang sa game. Tignan mo na lang sa ating screen right there. And yes. Eto ah, nako! Ang Matilda and Kufra, hindi pa rin sila natatapos magbigayan, pero Joyce is there to respond. Ang sakit ng mga smart missiles, first to pass. Oo, masakit talaga ang missile niya, no? Pero ito, partner, no, based on the drafting, ang ganda ng late game potential ng both teams. They have this Claude for the Team Outlaw and for the Twisted Minds, no? Twisted talaga yung minds nila because of this Xborg na hyper nila. Pero partner, titignan natin middle lane, magkakabigay na ba? Mukha si Jay papasok na, pero mukhang masasak. Oh, deadly magic! Mangkefweng will go down onto the end. First blood will go onto the side ng Team Outlaw. Medyo masakit na rin kasi yung mga baraha ng batang Sugarol compared dito sa ating Xborg na level 3 pa lang. So, mas maagang nakuha ng ating Harley ang kanyang ultimate. So, actually, kinonvert nila yon sa isang pick-off and Mangkefweng will fall down right there. So, sa bottom lane, may makikita ba tayo dyan? Please, Tupan? Mukhang sa bottom lane, magkakabigayan pa ba? Pero mukhang magkakaambala. Kumbaga, huwakan lang ng tenga to. Tingin natin, bottom lane, this is a Johed versus Benedetta, pero hindi sapat. E2-O will go down onto the middle lane. Lunox will be the second kill coming from the side ng Team Outlaw. The third is up for grabs at nakumukhang 3v3 ang sitwasyon. Yung Amaterasu dito ni Kuya Mo Xborg, hindi lang ito basta Fireball Jutsu kasi iba na yung kulay nito. At yung core nilang ang Xborg, Red 3 has been popped, the third has been slain. Pero yung Benedetta running low with the guiding wind coming from Matilda. Ako na ejector pa nga, umabog pa at ang sakit yung payong ni Kagura. Nakakapatay ba yung Johed ang mabibigyan doon? Pero hindi pa tapos ang laban with the Tyrant's Revenge, Cyclone, ayun Tyrant's Revenge at siya pa ang mabibigyan. Pinagsama yung payong at ang baraha laban sa isang taong tissue. Ito na si Kufra. Tissue na. And right now, no, Team Outlaw having this upper hand, 1,500 gold lead inside of them. Pero onto the top lane, partner, Blazing Duet, ginamit na. Pero hindi yan sapat. Partner, mahirap kalaban tong gamit ni Lawrence, yung Guinevere. Traidor to, pag tinalon ka na ito, automatic, pwede kang mapurasa. Uy, pero ganda ng pag-counter. Ganda nun. And Lawrence still be able to survive. Siya pa nga makakatakas doon. Pero ito na, tumalun na si Kufra. Pero walang sapat na damage. Hindi niya masasaktuhan ang mga members ng Team Outlaw. Axis dito, naka-ready sa kahit anong laban. Look at that. Sa Siraga Armor, sa Turtle Buff Shield. Pero yung baraha kasi dito ni Kuya Mo Harley, talagang makulit ka. Pero binigyan ka ngayon kahit bata ka pa. Huwag ka munang lumabas ng gera. Pero Benedetta dito, nawal yung tatlo. Binilegto pa yung low. Nakapatay pa nga dito si Kuya Mo Jay. Yung putok ng Deadly Magic na kumukhang masakit. Lunok yung Brilliant Star. Pero Electric Wave, may inalatin ng Loren. Mamatay yung Matilda. And yung E2-O, makakaligtas pa. Guinevere trying to pursue. Pero yung Unstoppable Force nandoon. Pero oya Harley, sneaky peeky, gusto talaga niyang bigyan yung side ng ating Twisted Minds. Pero ito, talanunan, ito na bigyan, knock-up. Pero kasama pong Tyrant's Revenge. Oh, grabe naman yun. Ayaw magpaawat. And that's 8-5 ang ating score. At inuunti-unti nang mabaliktad. Pero still,
si Jay yung na-lockdown nila doon, siya yung unang namatay, and that's the first death of Jay onto this Harley. Pero ito na yung pagkakataon ng mga members ng Twisted Minds para makapag-twist ng minds dito sa ating Turtle Buff. The second turtle na din natin kung sino makakapag-secure dahil hindi pa nga ito nasi-secure ng mga members ng Team Outlaw. And that would be secured our Axis and Xberg securing the second turtle. Pero hindi pa yata tapos ang laban ng Bugbugan. So, Lumbugan. Pero ito na nga, tinamaan na naman sakit. Here comes the last insanity. Will connect as well. Pero hindi yan makakapatay. The damage won't be enough. Pero yung flame shot hindi ito tama as well. Mang Shin Y, Kupra will go down. That's a 1-for-1 in favor for the side ng Twisted Mind. Xborg dito. Talaga ang gusto niya paanang dugo. Pero siya yata mabibigyan. Yung Soul Bloom, eto na. Ang alitap-tap ng Land of Dawn. Ibibigay ko na. Xborg dito. Mamamatay na Loren. Gusto pang umisa. Pero yung Ming Xin Si. Kaano-ano mo si Dao Ming Si. At eto na. Sila pa nakapatay. Dito para kay Loren, mga kaibigan. And Loren will go down. At grabe yung pinapakita ng early game potential ng side ng Team Outlaw, no? Ano pa pag umabot ng late game, meron pa rin silang nag-scale na Claude. So yun yung dapat ingatan nila dahil meron silang burst down sa early game, which is this J4 Harley. And the top lane has been taken down by the side ng Team Outlaw. Pero sa bottom lane, partner Benedetta versus the Joid. This is a side lane Joid. So Joid, masakit yan, partner, kapag naka-1. Oh, may damage yan. May damage yan. So titingnan natin, partner, based on this, ano na tayo mid game na tayo. Mukhang pwede na makabawi dito ang mga Twisted Minds, pero bottom lane partner, no? Napatay si Benedetta na yung Boss Albert. Kasi nga naman, sa latest patch natin, nababa yung shield na nag-generate ng second skill. Kaso, yung damage, tinaasan. So, binalik nila yung dating masakit na Joet. Pero pwede pa rin naman siyang tank. Ang kaso nga lang, pwede na rin siya ngayong offlane. At eto, pinapatunayan niya na kahit Benedetta pa yan, kaya ko yan. Pero yung Tyrant's Revenge na tama kay LexCorp. Ops, wala naman yung magiging casualty kasi eto na yung turtle. Labanan. Kung labanan, apat. Laban sa tatlo. Pero yung Xborg kasi Koish Topaz, may immortality na. Nako, disaster to. Nakita pa kanila Xborg yung Kupra. Electrofinal Blow, binigay Circling Eagle kay Xborg. Pero hindi enough ang damage mo. Lawrence is there to follow up. Pero yung Benedetta, going in brilliance in para sa ating lunok. Tinamaan pa nga si Jay. Tinalunan. Biglang sinayawan. And eto yung Xborg. Buhay pa rin naman. LexCorp, takbo hanggat may lupa. Sabi nito ng side ng ating Twisted Minds. And Twisted Minds, medyo kumukuha pa rin sila. May breathing room pa rin kasi tayong-tayo pa ang middle lane nila kahit paano. Yan ang nagiging malaking defense nila for the Twisted Minds. Wala pa nababasag sa middle lane. Kung sino makakuha ng unang push sa middle lane, yun yung magkakaroon ng advantage na manggulo dito sa mga jungle side. Pero mukhang gusto na ang basagin ng mga members ng Team Outlaw itong middle lane. Pero mamba out dito ang isa nating Matilda. LexCorp, well, we'll just mamba out. And dito na sa top 10, partner Blazing Duet, ginamit na pero hindi sapat yung damage niya. Pero mukhang mamba out na lang din si Ming Shin Si pala, partner, no? Kala ko si Dao. Oo, kasi si Ming Shin Si, anak niya ni Henry, tagapagmana yan ng SM. Mayaman yan. Look at gold, 6,300. Sa pinakamayaman dito sa Team Outlaw. Pero yung talon doon, para sa blue, akala ko may kalaban. Yung pala, tumalon lang para makatakas. Pero charging, lobat na ba? At eto na nga, Dream, makakatakas si The Wushu of Relfi. At eto, yung Matilda, para sa follow-up, si Claude, andito, bumibeng-beng-beng. Nararamdaman na yung X-Board kasi naka-DHS na nga. Itong si Kuya mo, Claude, and Jay, naghahanap ng biktima ng baraha. Tinamaan ng X-Board na kung mamamatay ba. Pero may immortality pa kasi yan eh. Gusto na siguro lang kunin. Pero off-cam kill sa top lane, tatlo laban sa isa, Johed ni Albert will fall down. At ito na yung pagkakataon ng mga members ng Team Outlaw na makapatay ng mga members o ma-push tong top lane. Pero ito na si Kupra, pakasok na pero the talon coming from Guinevere Lauren securing that kill. LexCorp mamamatay doon. No, it's 1-for-9 ang palitan natin doon. Pero si Kagura, Dread, ang palitan ng Pinasura Liga, Dudong. Pero ito na, the last insanity will connect. Pero mukhang nabasag na si Green, mamamatay na. Pero that's a 2-man down, palitan noon, 2-for-1. Pero Blazing Duet, pinasok na. Pero that's a Lauren shot down, killing
spree coming from Ming Shin C at anak ni Henry C coming from that double kill. At ayun na, 3-4-3 ang palitan natin doon, partner. Ito na, si Ming Shin C dito ginagawa lahat ng kaya niya para patunayang siya ang tagapagmana ni Kuya Henry C and Albert. Trying to stop this floor, pero uy, ang sakit naman kasi talaga. Yung basic damage niya, nangangagat na, pinasok pa. Uy, namatay pa, pero yung Kupra medyo naglagyata doon. Tumigil ang kanyang mundo, pinasok niya pa ng mas malalim, pero yung X-Board, may piraga armor. Anong yung armor? Tutunawin ko yan, pero yung lunok sana dito, gustong tumuna. Pero basic damage na kung makapakasin mo na doon. Medyo umasim doon. Ito, wow, securing that kill. And Ming Shin C, hindi sapat yung SM para mabuhay siya doon. And anak ni Henry C, si Ming Shin C, nabubuhay pa din pa. Pero ang ating score, no, mga idol, is 19-12. 3,000 na lamang ang kalamangan ng mga members ng ating Team Outlaw. Pero ito na ba? On to the purple side, uubot, umama doon. Pero hindi sapat yung damage na kayang ibigay ng isa nating Dream and Mamba out ang mga members ng Team Outlaw. And right now, the Lord is up for grabs. 10-minute mark ng ating laro dito sa ating game number 1. Para sa revenge, para makita yung damo na yon. Unfortunately, wala na doon yung kuponan ng Team Outlaw. Sinimulan na nga nila yung Lord na kahit na nila papunta sa side nila and mahirap na pasukin to para dito sa Twisted Minds. Pero mukhang na-reset kasi walang tumatak eh. Is this intentional para sa side ng Team Outlaw? Naku, mukhang hindi kasi tinutuloy-tuloy nila ang pagbakbak. Eto na yung Kupra. Nag-i-stretching na. Sir Eagle binigay pa. Soul Bloom. Hindi naman masyadong masakit. Yung Ejectos. Nasa ko. Last is not. Tino ko magkakaibusin yata ng lahi. Sinideta. May na-execute. Double kill ang ating Lorenz. Makamatay si Blood. Pero si J-Boy pa din naman. Yung Cyclone ay pumasok pa nga si Sinideta. Naku. Kaya mo pa ba? Eto na. Dash in through the snow in a one-horse open play. Naku, mukhang wala nang mamamatay dahil yung mga baraha dito hindi na enough yung damage para i-take down itong isang Johan. And sabi dito ng Team Outlaw, Defensa Marino. And the Lord has been taken down by the side ng Team Outlaw. Kahit na nakaw yun ng mga membro ng Twisted Minds, wala kaming pake, sabi ng Team Outlaw, dahil nasa amin ang baraha. And Jay, hindi lang na retribution yung ating Lord, but still, buhay na buhay pa ang both teams. At mukhang papasok na tayo sa 12-minute mark ng ating laro. Dito na magpapabago yung mga scaling heroes. Pero ito na, Blazing Duel, Rootneck, Albert will go down. At dinalawa ng mga membro ng Outlaw, si Albert. And Albert will go down. Ito na, partner sa middle lane. Ano na ba ang nangyayari dyan? Ito naman, si LexCorp binubuli ng apat. At not to mention ha, post 5 siya, pero i-damage kahit pa paano yun kasi matilda yan eh. I-post 5 mo yan, ramdam mo pa rin yung mga alitap-tap niyan, pero yung Kupra forced to back away. Yung map control dito, about 70%, 60-70% para sa side ng ating Team Outlaw. Depensa Marino ang ating Team Twisted Minds. X-board kasi ito eh, ang bilis mag-clear ng wave nito eh. Oo, tama ka dyan. And with this, ang ating score pa rin is 23-14 at yung goal, hindi nagkakalayo yun, partner, no? 13-minute mark na tayo ng ating laro and wala pa rin nagbibigay, wala pa rin nababasag na 13 inhibitor third, pero si Jay nakasecure ng kill. Eto, wow, will go down, pero wala pa nga sagot dito ang mga members ng Sweet Twisted Minds at kailangan na nila na makakuha ng seta, pero tulo, nahuli na, nag-dashing out, dashing in, pero mukhang hindi sapat yan dahil yung middle lane gusto nang baragin dito ng mga members ng Team Outlaw, pero mukhang kaya pa ba, mukhang hindi na, here comes the damage, output, pero hindi sapat, Lorenz mabibigyan doon sa bottom lane with the Blazing. And that's Ming Shin C securing that kill, pero hindi pa yata sila tapos, partner. Ito na nga yung Kupra, muntikan pang mamatay kasi yung basic damage talaga eh. Yung basic attack ng Claude, walang gagawin yan kundi bumaril ng bumaril. Electro Final Blow, pinasok na nga sa loob. Tao po, tao po. Mamamas ko po, Abita Ruby, DD Play, coming out from E2. Natatamaan yung Tyrant's Revenge. At dito na rin naman, Benedetta, dash lang, palayo. Ano ang nangyayari doon sa may mid lane? Wala naman. Apat dito sa side ng ating Twisted Minds. Ibigay ang lahat para depensahan yung kanilang mga inhibitor turrets. And right now, late game na tayo. Kailangan gawin dito na side ng Team Outlaw is to have a discipline. Wait for the next Lord to come up, pero post daw muna tayo, mga idol. So dito sa side ng ating Team Outlaw, ang kanilang protektahan si Claude at all costs.
Kasi ito yung pang-ubos nila eh. Kumbaga, ito yung janitor nila. Kunting bawas-bawas, pagpasok ni Glod, linis na lang ang gagawin, ganyan. Aside naman ng Twisted Minds, still Kufra eh. Miracle set can happen. Mm-hmm. And together with the last insanity, it's a disaster having to think of that. Nagawa nila yon. Baliktad to. And right now, almost 15-minute mark na nga, Tiloro. 23 seconds left available for this next Lord to come up. At eto na, yung masasabi natin na huling yugto ng laro dahil pag nakuha to ng Team Outlaw, it's a GG call pa nga ba? Pero pag Twisted Minds, nakanakaw na naman itong Lord. Malaki ang espasyo na kayang ibigay na itong isang Lord. Isang mali lang ng both teams can make a lot of difference dito sa ating laro. Yes. Pero right now, malaki rin ang pwedeng magpabago dahil ang ganda ng positioning dito ng Twisted Minds. At gusto na ang kunin yata itong bottom top lane inhibitor third. Kaya bang i-connecta? Pero yung Lord, binabanatan na dito ni Mingxin Si. And Mingxin Si, dadaivan ba dito? Na isa nating Kufra, pero tatamaan ba? Hindi yun tatama. Mingxin Si still alive, pero the bouncing baby boy. Mukhang mamamatay siya doon. And that's an immortality will be used. Tingin natin, sapat ba yung damage? Pero pumasok na si Yung Eagle, the Matilda Air Ride. Oh, Lord, ang sakit! Look at that! Yung backlight na tunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw! Expert dito, mag-elasin sa ating pasana kaso yung Piraga Armor agad nilang nilusaw. At yung Matilda, ang lalim na dito, gusto nang tapusin ng Team Outlaw War Axe para sa Claude. Nako, mahirap na to! At yung ating ano kasi, Jay, nakakakuha sa freely ng kanyang mga pick-off, and this is it! Game 1, mapupunta sa ating team, Outlaw. What a nice performance coming from this Claude and the gang. Victory! At grabe! Congratulations sa team at Outlaw for advancing sa ating next round. And partner, isang panalo diba, pa. Game 1 pa lang. Game one pa. Oo, isang panalo pa. Aabante na sila sa next round. And kailangan nilang magkaroon ng adjustment dito for the side ng ating ano, no? For the side ng ating Twisted Minds, kung gusto pa nilang makasecure ng game 2 at magkaroon ng game 3, kailangan nila magkaroon ng isa pang pwedeng ilabas na nila yung tinatago nilang kumbaga yung hidden treasure nila, ilabas na nila yung nag-iisang barahan nila, pwede na nila ilabas yan. Pero sino ba ang ating nag-MVP for this game, partner? And other than Jay with a 15-3-6 standing, what a KDA para kay Jay, kasi nga naman kakakuha siya freely ng mga pick-ups niya, walang pumipigil sa kanya, and lahat ng mga members dito ng side ng Twisted Minds tila sinasalo yung mga balasa ng baraha ni Kuya mo. Jay, magikero ka ba? Oo, look at that, 21 out of 30, that's 67% kill participation. So painintay natin, ready na ang ating highlights, of course prepared by none other than Direk M and the gang. Muli ako si Josie and two fans. Magbabalik kami after ng ilang minuto. And this is the highlights, Kuya Mox. Take it right away. Let's go. Kanila ng tenga to. Tingin natin, bottom lane din sa Johid versus Benedetta, pero hindi sapat. The turtle has been slain, pero Benedetta running low with the guiding wind coming from Matilda. Ako na, ejector pa nga. Aray! Umabog pa! Ang sakit yung payong ni Kagura. Nakakapatay ba yung Johed ang mabibigyan doon? Pero hindi pa tapos ang laban with the Tyrant's Revenge. Cyclone, ayun yung Tyrant's Revenge. Patay pa nga dito si Kuya Mujay. Yung putok ng Deadly Magic na kumukhang masakit. Don't know if the Brilliant Star. Pero Electric Wave! May inalatis ng Loren. Mamatay niyo Matilda. And yung E2, wow! Makakaligtas pa. Guinevere trying to pursue. Pero yung unstoppable force na andoon. Pero oy! Save for the side ng Twisted Mind. X-board dito. Talaga ang gusto niya paanang dugo. Pero siya yata mabibigyan. Yung Soul Bloom, eto na ang alitap-tap ng Landok doon. Ibibigay ko na. X-board dito, mamamatay na Lauren. Gusto pang umisa. Pero yung Minx... Well, X-board yung Kufra. Electro-Final Blow, binigay Circling Eagle kay X-board. Pero hindi enough ang damage mo. Lauren is dead to follow up. Pero yung Benedetta, going in Brilliant in para sa ating lunok. Tinamaan pa nga si Jay! Inalunan, biglang sinayawan. And eto yung X-board, buhay pa rin naman. LexCorp, takbo.
for now ng palitan natin doon. Pero si Kagura, Drift mo ang palitan ng Pinasuwa Liga, Dudong. Pero sinakalas ni Sanity, Wolf Connect. Pero mukha nabasag na si Green, mamamatay na. Pero that's a 2-man down, palitan nun, 2-for-1. Pero Blazing Duet, kinasok na. Pero that's a Lawrence shot down, killing spree coming from Ming Shin Si. Yung basic damage niya, nangangagat na, pinasok pa. Uy, namatay pa, pero yung Kupra medyo naglagyata doon. Tumigil ang kanyang mundo, pinasok niya pa ng mas malalim. Pero yung X-Ball, may kiraga armor. Anong yung armor? Tutunawin ko yan, pero yung Lunok sana dito. Gustong tumuna, pero yung Blazing! Dito ko magkakaroon, yata ko ng lahi. Pinedeta, may na-execute, double kill ang ating Lawrence. Yung amatay din doon, pero yung J-Boy pa din naman. Yung Cyclone ay pumasok pa kasi Pinedeta. Nako, kaya mo pa ba? Eto na, dash in through the snow. In a one verse open play. Nako, mukhang wala nang mamamatay dahil yun. Pero pumasok na, Sir King Eagle, the Matilda, Lord, ang sakit! Look at that! Yung backlight na tunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw! Expert dito, mag-elast insanity pa sana kaso yung Piraga Armor. War Axe para sa Claude na ko. Mahirap na to! At yung ating ano kasi Jane, nakakakuha sa freely ng kanyang mga pick-off and this is it! Game 1 mapupunta sa ating team, Outlaw. What a nice performance coming from this Claude. And